Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang action drama mystery thriller movie na may pamagat na Nib Free. Nagsimula ang pelikula sa isang veteranong pulis na nagngangalang John na sakay ng kanyang kotse sa isang madilim na parke sa syudad. Maya't maya pa ay lumabas siya ng sasakyan at agad na sinugod ang isa pang kotse kung saan lumalabas na binabantayan pala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Lucy. Ngunit tila hindi nagustuhan ng dalaga ang ginagawang pangingialam ni John at dito na lang mapag-aalaman na ilang taon na pala siyang hindi pinapansin ng kanyang anak na ito magmula nang iwan siya ng kanyang asawa dahil sa sobra nitong pagbababad sa trabaho at pagkawala ng oras para sa kanila. Habang nalulugmok sa kalungkutan ay nakatanggap si John ng utos sa kanyang superior na imbitahan sa istasyon ang isang binatang computer genius tech hacker na nagngangalang Matthew. Hindi alam ni John kung ano ang atraso ng binata pero nang iniimbitahan na sana niya itong sumama sa kanya ay may biglang nagsulputan na isang grupo ng mga hitman kung saan walang pakundangan na pinaulanan at tinadtad ng mga lalaking ito ang buong kwarto. Naging alerto naman si John at tinangka nilang umalis na sa apartment pero nalaman na lang nila na napapalibutan na pala ng mga nasabing hitman ang buong lugar kaya lumaban na rin si John sa mga ito habang pinoprotektahan ang binata. Naging maaksyon at matindi ang naging bakbakan na nauwi sa malubhang pagkasira ng kanyang buong apartment. Nang dumating sa punto na tila naubos na ni John ang mga armadong hitman ay nagmadali na agad silang sumakay sa kanyang kotse na makikita pang sinubukan pa silang pigilan ng isa sa mga natirang sumugod. Nang sumapit na ang umaga ay dito na lang din malalaman nila John at Matthew na kasalukuyan palang inaatake ng isang malaking teroristang grupo na gumagamit ng mga hacker ang buong bansa kung saan nakuha ng mga ito ang kontrol sa lahat ng syudad na lumilikha ng mga iba't ibang malalaking kaguluhan mula sa pagsabotahe sa daloy ng trapiko hanggang sa personal na pagnakaw sa lahat ng mga account ng mga mamamayan. Lumalabas din na tinatapos at inuubos ng mga ito ang mga hacker na pwedeng makatulong ng gobyerno kaya gusto nilang tapusin si Matthew kagabi. Dahil sa pangingialam at pag-ubos ni John kagabi sa maraming tauhan ng teroristang grupo ay ipinahayag ng pinakapinuno na si Gabriel na magsisisi si John sa kanyang pagkalaban sa kanila at isa-isa nitong hinak ang lahat ng kanyang impormasyon maging ang detalye sa kanyang anak. Dito na napagtanto ni John na nahaharap na sa hindi magandang sitwasyon ang anak niyang si Lucy. Dahil sa labis na pag-aalala ay napatakbo na lang siya agad sa kanilang sasakyan ngunit hindi pa nakontento ang kalaban na grupo at makikita na nagpadala ang pinuno ng isang armadong helicopter na agad na inubos ang mga kasamahan nila bago sila puntiryahin upang tapusin din. Naging maaksyon ang mga sumunod na tagpo kung saan pilit na iniwasan lahat ni John ang walang humpay na pag-atake ng nasabing mga kalaban na sakay ng helicopter. Kahit saan pa sila sumuot ay nakabuntot pa rin ang mga ito at tila talagang pinaglalaruan si John ng leader ng terorista dahil sila lang ang pilit na pinupuntirya sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal ay naisipan ni John na magtungo sa malapit na tunnel road sa lugar upang hindi na sila magawang masundan ng mga kalaban subalit maging dito ay hindi sila tinigilan ng sinimulang sabutahin ng terorista ang kalsada kung saan pinapasok nila ang mga motorista sa tunnel road ng magkakasalungat na direksyon na naging dahilan upang magkarambola ang mga sasakyan na pumasok sa loob. Walang nagawa sila John at Matthew kung hindi iwasan ang mga nagbabangga ang mga kotse sa lugar, lubos na nataranta ang binata sa kaguluhan na nangyayari, mabuti na lamang ay maswerteng naging maliksi ang pag-iisip ni John at nakahanap sila ng magandang pwesto para maiwasang matamaan ng mga nagliliparang mga sasakyan. Nang tuluyang humupa ang sitwasyon ay bakas sa mukha ni John ang sobrang pagkainis kaya sumakay ito sa kanyang kotse at rumaragas ang sinalubong ang nasabing helicopter na nagpapaulan muli ng mga pag-atake. Sa puntong ito ay tila gumana ang naisip niyang plano na gamitin ang kotse upang sirain ang helicopter matapos itong tumilampon direkta sa kanila.
hindi na rin nagawa pang maghintay ni John sa mga operatiba na humahawak ng sitwasyon at siya na mismo ang gumawa ng sarili niyang hakbang para pigilan ang makapangyarihang terorista na patuloy na naghahasik ng kaguluhan sa buong bansa. Sa tulong ni Matthew ay nalocate nila ang lokasyon na maaaring pinagpupugaran ng nasabing mga kalaban. Nagawa niyang maubos ang mga iilang bantay na kanilang nakakaharap ngunit kalaunan ay napagtanto nila na wala rito ang anak niya at ang leader na may pasimuno ng lahat dahil ginagamit lang pala nila ang plantang ito para makuha na rin ang kontrol sa lahat ng mga planta na nagsusupply ng kuryente sa bansa na pinangungunahan ng hitman na si Mai. Nagkaroon sila ng umaatikabong bakbakan kung saan sinurpresa si John ng babaeng ito nang makatanggap siya ng sunod-sunod na atake na agad na nagpabagsak sa kanya nang walang kahirap-hirap. Nang makabangon siya ay agad naman siyang nakabawi dito ngunit tila masyado siyang naging kampante kaya sa pangalawang pagkakataon ay nakatikim ulit si John sa babaeng hitman ng sunod-sunod na atake na nagpatilampon naman sa kanya palabas sa pagkakataong ito. Bagaman iniinda niya ang kanyang pagkakahulog ay pumasok sa isip niya na hindi ito ang tamang oras para panghinaan ng loob. Bumalik siya sa opisina na dala-dala ang isang sasakyan na nakita niya sa garahe at rumaragas ang pinuntirya nito ang mapanganib na katunggali kung saan inikot niya ito sa buong pasilidad hanggang sa sumalpok sila sa isang lumang elevator. Kahit na nasa alanganin na sitwasyon ay makikita na nagagawa pa rin siyang magulpi ng babae at siya pa ang kamuntikan na mahulog. Pilit silang nakipagpambuno sa isa't isa hanggang sa may dumating pang isang kasamahan nito na sinimulan siyang paputukan. Mabuti na lamang ay nakasaklolo na si Matthew at maswerteng nakahawak kaagad si John sa isang lubid bago tuluyang bumagsak ang sasakyan na agad namang sumabog dahil sa lakas ng impact. Matapos ang napakahigpit na laban ay kaagad na umakyat na rin si John at gamit ang kakayahan ni Matthew ay mabilis niyang sinubukan na bawiin ang kontrol ng planta na kinuha ng nasabing mga kalaban kanina. Dito na rin mabubunyag sa leader ng mga terorista ang sinapit ng kanyang mga tauhan na pinadala sa lugar maging ang nangyari sa kanyang kanang kamay. Dahil rito ay nanggalaiti sa galit ang nasabing pinuno at mabilis nitong ipinag-utos sa isa sa kanyang mga tauhan na idispatcho na ang buong lugar. Noong una ay wala pang kamalay-malay sila John at Matthew pero hindi nagtagal ay nagtaka na lang sila nang biglang lumindol sa lugar kasunod ng mga sunod-sunod na babala sa computer monitor na may paparating na malaking pressure sa kanilang lokasyon. Sa puntong ito lang nila napagtanto na pinapasabog na pala ng mga terorista ang buong planta sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanilang lokasyon ng napakalaking amount ng gas sa mga linya sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng mga sunod-sunod na pagsabog dahil sa pagkawala ng kontrol ng mga ito. Dagli silang nagtatakbo paalis ng planta na unti-unti nang nilalamon ng mga malalakas na pagsabog. Bawat segundo ay naging napakakomplikados para sa kanila dahil hindi biro ang sasapitin nila kapag inabutan sila ng mga rumaragasang pagsabog. Nang tila wala na silang pag-asa pang makaiwas ay isinugal na lang nila ang kanilang sarili sa pagpasok sa isang van sa labas at dito ay napatilampon na lang sila ng tuluyan dahil sa sobrang lakas. Mabuti na lang ay maswerte pa na nakarating na pala sila sa bandang dulo ng pasilidad kaya hindi sila inabutan ng nangyaring delubyo na ginawa ng makapangyarihang kalaban. Dahil sa nangyari ay tuluyan nang nawalan ng kuryente ang halos kalahati ng bansa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si John bagaman pagal na ang kanyang buong katawan sa halos magdadalawang gabi na siyang nakikipaglaban ay hindi siya pwedeng sumuko dahil kailangan niyang iligtas ang pinakamamahal niyang anak. Kagad nilang tinungo ang pangalawang lokasyon na kanilang na-trace sa tulong nila Matthew. Sa pagkakataong ito ay tama na ang lugar na kanilang nahanap dahil dito naglulungga ang nasabing grupo ng mga modernong terorista. Nang sinusubukan nila na bawiin ang kontrol na ninakaw ng mga kalaban ay dito na muling napalaban si John. Dahil sa pag-iwas ni Matthew sa mahigpit na bakbakan ay minalas na nahulog pa siya patungo sa air condition system room ng pasilidad sa mababang palapag nito. Matapos mapabagsak ang mga pangunahing bantay ay buong tapang na sinabi ni John sa leader ng mga kalaban na maghintay lamang sila dahil paparating na siya.
Subalit nang pupuntahan sana ni John si Matthew sa pinagbagsakan nitong lugar ay minalas na naunahan na pala siya ng mga tauhan ng leader at binulaga pa siya ng maliksing pag-atake ng isa sa mga mapanganib na kamyembro ng grupo kung saan dahil sa lakas at liksi nito ay makikita na hindi ito magawang masabayan ni John at siya pa ang makailang beses na bumabagsak habang ang kalaban ay parang pinaglalaruan lang siya habang nagpapasirko-sirko lang ito nang walang kahirap-hirap sa loob. Kasabay nito ay makikita na lamang din na plano ng umalis ng leader kasama sila Jessica at Matthew dahil nalaman na ng mga kinauukulan ang kanilang pinagkukutaan. Nang tuluyan ng tatapusin si John ng katunggali niyang ito ay maswerte na nakapwesto siya sa linya na naglalabas ng malamig na pressure na nagamit niyang mabisang kasangkapan para matalo ang lalaki matapos nitong dumulas diretsyo sa mga malalaking umiikot na mga bakal sa ilalim. Bagaman nakalayo na ng husto sila Gabriel habang dakip-dakip sila Lucy ay hindi pa rin nagpapigil si John. Buong lakas itong lumundag sa panghuling truck na gamit-gamit ng mga terorista pang biyahe ng kanilang kagamitan at mabilisan itong tinapos ang driver para sundan ang kanyang anak. Hindi makapaniwala ang leader na mapag hanggang sa ngayon ay hindi nila magawang mailigpit ang nag-iisang si John at patuloy pa rin silang nasusundan nito. Dahil rito ay ginamit na nila ang isa sa mga malakas nilang sandata na pang-atake. Binulaga nila si John ng mapampuksang armas gamit ang fighter jet na ito kung saan talagang seryoso na sila na durugin siya sa pagkakataong ito. Kahit si John ay sobrang nayanig at kinalibutan sa banta na dulot ng hindi birong sandatang pandigma na kanyang kaharap. Tila wala na siyang pag-asa pang makaligtas sa pagkakataong ito subalit nang naaninag na niya ang sasakyan kung nasaan ang kanyang anak ay para bang naging motibasyon niya ito para hindi sumuko sa kanyang sitwasyon. Kahit nagkalasog-lasog na ang gamit niyang sasakyan ay pinanatili pa rin ni John ang kanyang matinding hangarin na malagpasan ang kanyang hinaharap na problema dulot ng nasabing fighter jet upang masundan kaagad ang kanyang anak na ginagamit na bihag ng notorious na leader. Nang maging ang tinatahak niyang kalsada ay nawasak na dahil sa walang tigil na pagpukol sa kanya ay dito na siya nagdesisyon na tumalon kung saan sakto na kinarma agad ang kalaban ng tumama sa sasakyan nito ang isang malaking tipak ng kongkreto na naging dahilan ng unti-unti nitong pagkasira at hindi naglaon ay tuluyan na itong sumabog. Nakarating na ang natitirang grupo ng mga terorista sa isang lumang warehouse para dito tumakas sakay ng eroplano. Nang tila dito natatapusin ng leader na si Gabriel sila Lucy at Matthew ay naudlot ito nang biglang bumulaga si John ng mabilisang pagsugod sa kanila kung saan sa ilang segundo lang ay naubos nito ang karamihan sa mga kasama niyang tauhan at hindi na nilang nagawang pumalagpa. Sa kasamaang palad ay nagantihan din si John ng nag-iisang natitirang tauhan ni Gabriel kaya bumagsak siya at mabilis na nagtago sa isang sulok. Unti-unti siyang nilapitan ng kalaban na pinuno upang tuluyan ng iligpit. Nang makita ni Lucy na nasa panganib ang kanyang ama ay hindi rin ito nakatiis at buong tapang siyang sumubok na pumalag ngunit nabigo rin siya sa kanyang pagtangka na bigyan ito ng magagamit na sandata. Dahil sa gipit nilang sitwasyon at hindi na rin makatiis si John na makitang nahihirapan ang nag-iisa niyang pinakamamahal na anak ay sinakripisyo niya ang kanyang kapakanan sa pamamagitan ng pagkalabit mismo sa armas na nakatutok sa kanyang naging unang tama kung saan dahil rito ay tumagas direkta sa pinuno ang sarili nitong gamit-gamit na armas. Agad na napabalikwas ang natitira nitong tauhan upang gumanti ng putok subalit hindi nito alam na may armas na rin palang hawak si Matthew kaya hindi rin ito nakaakto pa. Umiiyak na lumapit si Lucy sa kanyang ama at tila nagsisisi na ito sa kanyang ginawang pag-iwas sa ama na nagmamalasakit sa kanya sa nagdaang mga taon. Mabuti na lamang ay nagdatingan na ang mga otoridad kaya agad rin nabigyan ng paunang lunas si John mula sa kanyang mga tinamo sa mga matitinding laban na hinarap at sinagupa niya sa nagdaang dalawang araw na lumipas. Special shoutout kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Maria Del Daragosa, Susan Gozem, John Agudo Construction Tutorial, Rose Blossom, kay B-Boy at sa pag-ibig niyang si Taba pati kay Ena. At sa huli kay Bogard Kaimin, maraming salamat po sa inyong panonood.